ito yung binili namin first. Papakita ko sa inyo, ito yung North Sea crab. Tinatawag sa North Sea crab kasi makikita na siya sa North Sea. Ito yung mga maliliit na mga shrimps. Yan yung last time na video na ginawa ko na anong tawag nito? Nagbalat yung asawa ko. Ang bilis niya magbalat ng meat na ito. Binili namin siya for 5 euro. I don't know kung ilang kilo to, pero 5 euro. So, I think mas mura na. Pag binalatan to, masarap to kasi ano to siya eh, galing siya sa North Sea. Pag fresh na fresh, pag pinili nila, binoboil nila agad sa tubig ng dagat. Maalat na tubig, binoil nila. Kaya yung lasa is salty. Ito, ito yung mix na binili namin. It's yung, this is the product. Isang kilong crab. So, tingnan nyo. Diba? Gumagalaw pa siya. See? Still moving. Da, still moving. Yeah. Kasi sinabihan namin yung babae dun na nagbenta na gusto kong bumili ng yung gumagalaw-galaw pa kasi minsan yung gumagalaw-galaw pa, yun yung mga matataba kasi buhay pa sila. Pero ewan ko lang kung mataba to. Pero tingnan na lang natin mamaya. Kasi yung isa ako nag-request na mag-purify ka ng seeds. Purify. Pero, sabi ko sa kanya, yung normal na purify is with the banana leaves. Banana leaves. Pero hindi kami nakabili kahapon. Ito, medyo dead na siya, pero ito is isa, dalawa, buhay pa talaga siya. Ito dead na. Ito still alive, 3. Medyo half dead, half alive. Like 4 of them still alive. Yeah, we will see later if it's ano siya, mataba siya or kasi mostly na buhay pa is mataba yung laman. Sabihin ko kung ito is try natin mamaya. We will see. Pero kailangan ko siyang linisan kasi for later ano na siya, ready na siya to cook. Still alive here. Honey? Still alive and kicking a bit. Honey, what is that? It's open. Ano po bakit yung mga... Meron siyang mga plastiko para hindi obviously, if it's dead, it's not biting anymore. No, oh, still alive. Okay. So, I think I need a brush. Oh! They're still alive, but I don't know if
they can still bite. But I think we don't have any more power to bite. Very strong. Still biting. Look at that. Oh, come on. Normally I will brush it. Aba. Look man, like that. But I'll do it later if I will open it. So I'll still open it to make it the half so that you will, if you will eat it later, it's not so the meat. So I will cook it later. I will open it here. I will open it. I will separate this and this, and then I'll make it a half. Thank you.
bought it for half kilo. Half kilo of shrimp tiger food. Hi! Hey! Who's to go out? Hey! Let's go out, man! He's jumping. Hey, don't jump, baby. Oops. Yeah, just bite them. Don't jump. Napahirapan mo ako eh. Bili naman for 32 euro per kilo. Pero we bought it for half a kilo. So we bought it for 32 kilo. We bought a half. Ay, hindi naman siya mahal. Pero mas mahal siya kung sa ano mo siya bibili sa mga supermarket. Pasensya na kayo kung minsan nag-English ako kasi hindi ko maiwasan na mag-English tapos kasi pagkausap ko ng asawa ko minsan mag-English kami tapos minsan mag-German kaya yung brain ko minsan mix up kaya hindi ko alam minsan gusto kong sabihin pero hindi ko masabi-sabi kasi nga hindi ko alam kung paano ko sasabihin English ba? Tagalog ba? German ba? Basta, alam mo yun pag marami kang iniisip. Kung ano sasabihin mo, tapos hindi mo alam kung paano mo masabi. Masabi-sabi kasi nga, sa gusto mo din maintindihan niya, pero hindi mo din alam kung anong language mo sasabihin. Kaya minsan nag-English ako, minsan nag-Tagalog, yung mga English ko, mga wrong grammar, yung German ko wrong grammar din, Tagalog ko wrong grammar din. Basta, kung ano lang masabi, basta masabi ko, minsan naiinit ako, or gusto kong sabihin, tapos hindi ko masabi-sabi na diretso, or hindi direct to the point, kasi na, hindi nahihirapan ko. Kaya pasensyaan nyo na, kung minsan mamimix up yung mga sinasabi ko,